Ferdinand E. Marcos, the greatest president ng Republika ng Pilipinas nga ba? Ating balikan, alam mo bang sa murang edad ay naakusahan na siya ng kasong murder? Yun ay ang mga panahon na siya ay estudyante pa lamang bilang abogasya. At ang nakakabilib dyan, hindi siya kumuha ng sarili niyang abogado kung hindi abogado niya ang kanyang sarili. Sa kabila ng pagtatanggol niya lamang para sa kanyang sarili, ay alam mo bang kinatigan ito ng saligang batas noong mga panahon na yon? Na ang nasa sakdal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Pasalamatan mo yung sarili at ang katalinuhang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na siya mong naging sandata laban sa kasinungalingan. Kalimutan mong lahat ng buot, hirap na iyong dinanas. At harapin mo ang darating na araw na walang anumang nangyari. Inaasahan kong ang tagumpay mong ito ay siyang magiging magandang simula ng isang magandang kinabukasan. At ang malupit nito, hindi lamang sa pagbasura ng kaso natatapos ang lahat. Kung hindi yung makatanggap ka ng isang napakagandang papuri manggaling sa isa sa mga hukom ng mga araw na yon na dati na rin naging presidente ng Pilipinas. Yan ay walang iba kundi si Sergio Osmeña, ani ng dating Pangulong Osmeña at isa sa mga hukom ng panahon na yon. Huwag nating sasayangin ang buhay ng batang ito dahil malaki pa ang maiaambag niya sa ating bansa. Sa murang edad ay talastas na nila kung ganong kagaling at talino ang dating Ferdinand Marcos na naging Pangulo ng Pilipinas. Ngunit kung tatanungin, ano nga bang nangyayari at kalagayan ng Pilipinas nung panahon ng Rehimen Marcos? Kung ako ang tatanungin, siguro kahit sinong presidente ang iupo natin sa Malacanang ay may masasabi at may masasabi ang tao. I guess, normal na yon para sa mga Pilipino. Pero yung bansagang ka ng buong mundo na tinaguri ang The Tiger of the Asia. At alam mo ba noong mga panahon na yon na ang palitan ng dolyar ay 1 equals to 2 pesos lamang? Kung kukumpara mo ngayon na ang palitan na ng dolyar ay 1 equals to 50 pesos na. At tayo ang pumapangalawa sa Japan kung economical progress rin lamang ang pag-uusapan sa buong Asia. By the way, hindi naman tayo narito para pag-usapan kung anong meron noon at yung mga kaganapan natin ngayon. Ang gusto lamang naman namin talakayin ay para maipakita sa inyo kung saan bukod sa pagiging matalino, ay hinangaan din sa buong mundo kung ganong kagaling magsalita ang ating presidente. Yung mga pamoso at mga magaganda at dapat natin maalala na sinabi ng ating Pangulo Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr., 10th President of the Philippines from 1965 to 1986. I have come here to say and place on the record any aggression overt or by proxy should be deterred or defeated immediately or as soon. Ba't gano'n na lamang siyang bigyan ng patimpalak? Hindi lamang to sa Amerika, kundi gayon din sa buong mundo. Ito ang mga ilan sa mga binitawan ng ating Pangulong Marcos na talaga naman tumatak sa sangkatauhan. Marcos once said, "Leadership is the other side of coin of loneliness. And he who is a leader must always act alone. And acting alone, accept everything alone. I do not care how brave a president is. I do not care how many medals he may wear. I do not care how well-trained his guard may be. If he violate the will of the people, he shall be eliminated. Whatever be the challenges, whatever be the obstacle before us, I say to you, as I say to everybody else, that we will overcome. In the Philippines, the host should always be willing to defer to the wishes of the guest. Let us not be naive as to think that revolution is just a matter of social or economic discontent. How can I wage political battle against the widow
who does not mean anyone any harm except the only president himself. What we ask of the developed countries is to let the third world find the third way. My life has been devoted to the upliftment of the Filipino by reestablishing his identity and dignity. I'll take my destiny, whatever that may be, but I'm going to fight for my dignity and my honor. I will fight to the last breath. Even though my family cowers in terrors in the palace. I expressly, explicitly, in just these many words, I will support the Aquino government to prevent any adventurism, or prevent any attempt at the takeover by the communists. I am against violence. I don't intend to use violence or to take over the government of the Aquino. There is no reason why she should fear me. My mother is dead and I'd like to go home.